Hello ka Angels! Welcome to my channel. This is Angelica May's Vlog. Tara ngayong araw, samahan niyo ako. Ako ay babiyahe papuntang Batangas to Calapan City. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, give this video a thumbs up, and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong video na i-upload ko kagaya nito. So tara, biyahe na tayo! So galing pala sa lugar namin, meron akong ibabiyahe na at least 30 minutes bago ako makarating sa Cubao. So nung nakarating ako sa Cubao, dumaan and dito ako sasakay sa tapat ng Alimol. Actually sa likod to, then dun sa likod ng Alimol merong isang bus station doon na puro glass. So ito yung station na yon. Then as you can see, ito yung kanilang entrance. Dito guys, pagpasok nyo, pwede naman kayong dumire-diretso. Basta meron ng open na pila doon sa bus na gusto nyong sakyan. So yung bus na sasakyan natin is merong nakalagay na Batangas Pier kasi doon tayo pupunta sa pier ng Batangas para makasakay papuntang Calapan. So, kakalibot, nakakita naman ako ng maganda na bus para sakyan natin hanggang Batangas Pier. So, ito siya. Ito nga, nakapasok na ako. Nakakita na rin ako ng pwesto ko. And yung bus is naghihintay pa na mapuno ito bago sila aalis. Medyo maaga ako nakarating dito and as you can see, ako pa lang yung pasahero. Kailangan pa kasi nilang mapuno bago sila aalis din. Ito nga at pa isa-isa nang dumadating yung mga pasahero. Time check. So, it's 8:50 in the morning. Malapit nang mapuno yung bus. Naalis na yung bus at time na 9:25 AM kasi napuno na yung bus. Then, ayan, let's go! Bigyan ko lang kayo ng idea kung magkano yung regular price ng papuntang Batangas Pier pag galing kayo dito sa terminal na to sa may likod na may Alimol. So, nakakahalaga siya ng 268 pesos sa regular price. And of course, kung may PWD in, senior kayong kasama, meron niyang discount na 20%.
Yung bus pala na ito ay dumadaan sa may C5, so maaaring madaanan ninyo yung Market and yung SM Aura. Tapos noon, dadaan sila sa may Alabang and doon sa kahabaan ng S-Lex. After ng S-Lex, ang unang bus stop nila ay sa SM City, Lipa. Second stop is Grand Terminal dito sa Batangas, which is malapit na sa Batangas Pier. So dapat ready na kayo na bumaba. At nandito na tayo sa Port of Batangas, marapit na tayo makarating dun sa bababaan natin. And ito pala yung area na pinagbabaan sa akin ng ALS dun sa sinakyan natin sa may Ayobot. So meron silang area dito ng babaan talaga ng pasahero na medyo may kalayuan dun sa pier. So may mga tricycle naman dito, pwede kayong sumakay or pwede rin kayong maglakad, pero ito yung way niya. Mga 1 o'clock, first of all, na balak ko.
As you can see, ito yung mga bawal dito, and ito na yung pinaka area ng Batangas Port. Medyo bago siya sa paningin ko kasi maraming binago dito sa Port of Batangas. Kagaya nitong parking area, wala yan before, wala rin itong parang waiting area na to dati. Then, yung entrance nila is ayun, doon banda sa may dulo. Medyo nanibago ako dito kasi ito yung bagong Port of Batangas. Ito yung kanilang entrance. And as you can see, maraming guard dito. And maraming mag-a-assist sa inyo kung marami kayong luggage na dapat buhatin. So make sure lang na ipa-check nyo yan bago kayo pumasok. So second time ko na kasi na nakita tong Batangas na bago or Batangas Port na bago. Nakita ko na maraming pwede nang mabilan ng ticket and marami na rin store dito na pwede nyong pagbilhan kung nagugutom kayo. Actually meron ditong Sago, may Seattle's Best, may Dunkin' Donut. So may area din doon ng mga puro ulam and ito yung mga bilihan ng ticket. Dito kapag bibili kayo ng ticket, make sure na valid na yung ticket ninyo, nakabili na ang buong pamilya ninyo. Then saka kayo pipila doon sa area ng terminal ticket. Kasi hindi nila kayo bibigyan ng terminal at ticket kapag wala pa kayong ticket doon sa barko na sasakyan ninyo. Ito na yung ticket na nabili ko. Waiting na lang ako doon sa boarding namin. And ito pala yung sasakyan ko, which is yung Supercat. Fast crap siya. So 1 hour and 20 minutes lang ang biyahe nito. So ito yung mga area na pwede nyo bilhan ng pagkain dito. Bagong-bago to sa paningin ko kasi second time ko lang na nakarating dito and this time lang ako nakapag-vlog. So ito yung kanilang pasukan dun sa area ng pinakamalaking port na nga ng Batangas. And as you can see, medyo similar na talaga yung itsura ng Port Batangas sa terminal ng mga airport na sinasakyan natin pag sasakay tayo ng plane. Sobrang lawak nito and ang dami talagang upuan. Hindi kayo maiinip dito kasi meron silang free wifi dito and ganito na yung itsura kapag magbo-boarding kayo. Meron din ditong mga charging station kung lobat na kayo and kailangan nyo ng connection sa mga kikitain ninyo sa pupuntahan ninyo. May charging station and ito nga at magbo-boarding na kami. Ngayon at boarding na kami, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano yung price range ng fast crab and yung mga masasakyan ninyo na barko dito. So sa fast crab, nagkakahalaga sila ng 600 pesos per head. And of course, kung meron kayong mga kasama na PWD and senior, may bawas pa yan na 20%. And kung sasakyan naman kayo ng barko, nagre-range sila ng 500 to 600 din. And keep in mind na mas mahaba yung biyahe ninyo kapag sumakay kayo ng barko. Thank you.
Supercut pala yung lagi kong sinasakyan dito dahil as I have mentioned earlier, 1 hour to 30 minutes lang yung ibabiyahe nyo dito. Hindi kagaya ng mga ibang barko kasi nagdadala sila ng mga heavy vehicles like yung mga cars and trucks. Usually, naabot siya ng 3 hours from Batangas to Calapan yun. Yon mga ka-angels, at nandito na tayo ngayon sa Port of Calapan City. Gusto ko lang magpasalamat at naging interesado ka sa video na to. Sana nabigyan kita ng idea kung paano bumiyahe ng Batangas Pier hanggang dito sa Calapan City, Mindoro. And of course, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. Give this video thumbs up and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong video na ma-upload ko kagaya nito. So thank you so much for watching guys. See you on my next vlog. Sana maging maayos ang inyong biyahe pag biyahe nyo dito sa Calapan City, Mindoro. Bye guys!